Kung beginner skater kayo, malamang sumagi na rin sa isip nyo na ano kayang deck ang maganda bilhin. Sa point of view kasi ng isang beginner skater, ang dami-dami palang brands ng deck sa skateboarding. Abe, ang daming pagpipilian, kaya magtatanong ka na lang na alin kaya matibay dito, alin kaya dito yung tatagal sa akin, alin kaya yung bagay sa akin. So yun tuloy, hindi mawala-wala yung tanong na ano kaya ang magandang bilhin na brand ng deck. Sa 12 years kong pag-i-skate mga man, marami-rami na rin ako napagdaan ng brands ng deck. At isa lang ang masasabi ko sa inyo mga man, pare-parehas lang sila. Sa isang skate shop, walang brand ng deck ang maganda bilhin at pangit bilhin. Dahil lahat sila ay pare-parehas ang pupuntahan. Mapuputol, magkaka-chips, maluluma, diba? Oo, meron sa ating mga skaters na magsasabi at magre-recommend ng ay itong brand ng deck bilhin mo kasi maganda yan, subukan na yan. Yes, pwede nating i-try bilhin yun, pero sa skateboarding kasi mga man, kanya-kanyang preference yan bawat skaters. Hindi porket nagandahan sila sa brand ng board na gamit nila, eh magagandahan na rin tayo doon kapag ginamit din natin. Hindi ganun lagi eh. So oo Troy, sabihin na nating mapuputol at maluluma din lahat ng deck katagalan. Pero sino naman sa kanila yung matibay at matagal maputol? Diba merong deck na mas mabilis maputol kesa sa iba, diba? Sa experience ko sa skateboarding, totoo naman na merong decks na mas mabilis maputol kesa sa iba. Totoo yun. Siyempre, itatanong nyo nyan, Troy, anong brands yung mga mabilis maputol na yun para maiwasan namin? Sa totoo lang mga man, mahirap sabihin kasi mahirap patunayan. Ganto. Alam nyo ba na way back 2014 or something, may mga nangalat na balita sa skateboarding scene na yung Deathwish at Baker skateboards daw ay mabilis magka-chips at maputol. Kaya marami-raming skaters ang umiwas dito sa brand na ito noon. Pero after a few months mga man, sumibol na naman yung Baker at Deathwish deck sa mga local skate shop natin dito sa Pinas. At hindi lang yun, tumaas palalo yung sales nila. Bakit? Kasi mahirap ito patunayan mga man at hindi porket naputol o na-chipsan agad ito ng ibang skaters, mangyayari din sa atin ang parehas na sitwasyon. Hindi ganun talaga lagi. Troy, paano naman yung shape ng mga deck? Diba iba't ibang deck ay may iba't ibang sukat at dimension? Totoo naman ito mga man, totoo na karamihan ng mga brand ng decks ay iba't iba ang shape. May mga popsicle shape, may twin nose, may twin tail, deep concave, medium concave, etc. Pero bilang isang beginner skater, huwag ka masyado mag-alala dito mga man. Masasabi ko na may mga decks talaga na maganda yung shape kumpara sa iba. Pero mas masasabi ko rin na sanayan lang talaga ito. Kasi madalas nating sabihin, nakakapanibago naman tong bagong deck ko. Mabuti pa yung luma kong deck eh. Mas gusto ko pa yung shape nun. Pero napapansin nyo ba mga man, na ilang araw lang natin gamitin yung bagong board natin, nagugustuhan at nasasanay na rin agad tayo sa shape nito. At sure ako, nasasabihin nyo ulit yan sa susunod na bagong deck nyo. Sasabihin nyo na naman na, mabuti pa yung lumang deck ko, di ba? So kung beginner ka sa skateboarding, tandaan mo na walang brand ng deck ang maganda bilhin. Wala ding brand ng deck ang pangit bilhin. Lahat sila ay may katapusan. Gamitin mo ng gamitin lahat ng size, shape at brands ng deck na napusuan mo para mahanap mo talaga yung brand na para sa'yo. Pero huwag kang titigil dun man kasi habang tumatagal ka sa skateboarding scene, mas nagde-develop ang mga shape at quality ng mga decks ng iba't ibang brands. At mabibili natin ito lahat sa mga local skate shops natin dito sa Pinas. Basta tandaan nyo bilang isang beginner skater, hindi maglalabas ng deck ang isang brand kung hindi ito pinatesting at pinagamit sa totoong mga skaters. Hindi din magbebenta ng mga decks ang mga local skate shop natin dito sa Pinas kung ito ay hindi mga subok na skate brands. Kilala man sila o hindi. Ang mapapayo ko, maging familiar tayo sa mga pangalan at logo ng mga skateboarding brands para matandaan natin yung experience natin sa kanila. Yun lang, ingat kayo at skate safe mga man.